bakit marami kayang tao ang hindi nananalangin. Hello friends! Welcome to my YouTube channel where we share God's Word for God's glory. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ngayon po ay aking tatalakayin ang usapin patungkol sa pananalangin. Ang tanong ko lang sa iyo, ikaw ba ay palagi ang nananalangin sa Diyos? O anong dahilan bakit marami kayang tao ang hindi nananalangin? Ngayon tatalakayin natin ang karaniwang dahilan kung bakit hindi nananalangin, lalo na ngayong pandemic. 6 common excuses for not praying this pandemic. Number 1, the Lord knows my prayer. Alam na lang Diyos kung ano yung aking panalangin sa Kanya, lalo na ngayong pandemic na ito. Totoo, alam ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Pero nais ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Dahil mismo ang Panginoong Jesus, tinuro niya kung paano ang manalangin doon sa sermon sa bundok. Ganito ang sinasabi ng Biblia mula sa Matthew chapter 6, verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. So mayroong pagtuturo kung paano manalangin sa ating Ama sa langit. It is command, not option. Hindi ito pagkailangan mo lang, kung hindi sa bawat sandali ng ating buhay. Yun number one, kung bakit hindi na nanalangin ang marami, especially ngayong panahon ng pandemic. Kung alam nila, alam ng Diyos, hindi mo na kailangan sabihin, bahala ng Diyos magbigay. Hindi ganun. Ito ay mali. Manalangin ka sa Panginoon. Pangalawa, I don't know how to pray. Hindi ako marunong manalangin. Hindi ako magaling magsalita. Bakit si Moises, si Jeremias, utal pa nga eh. Pero sila ay nakasunod sa Panginoon, tumawag sa Diyos. Bakit sila nagawa nila? Mismo ang Panginoong Jesus tinuturo dun sa Lucas chapter 11, verse 1. Sabi doon, ganito. Verse 1. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Tandaan mo, hindi naman titignan ng Diyos kung ikaw ay magaling magsalita. Kung hindi, ang tinitignan ng Diyos ang iyong puso. Yan yung tinitignan niya sa iyong pananalangin. Simply talking to God. Ang kailangan mo lang gawin. Magsalita ka. Wala ka ba bibig? Di ba? Magsalita ka. Kung ikaw na may nakakapagsalita, magsalita ka. Sa kaya mong pagsasalita, kausapin mo ng persona ng Diyos. Hindi naman kinakailangan ito pagalingan. Simply talking to God. Ito yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ito competition o pagalingan, kundi yung puso mo na tama na tumatawag sa Diyos, sa ating Panginoon. At sa tulong ng banal na Espiritu Santo, natulungan Kanya na ikaw ay manalangin. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 26, ganito yung sinasabi ng Bible. Verse 26, Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Pangatlo, it does not work my prayer. Hindi yata epektibo yung pananalangin ko sa Diyos. Bakit hanggang ngayon yung pananalangin ko hindi pa rin sinasagot ng Panginoon? Maaring hindi sinasagot ang iyong pananalangin dahil hindi pa ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Dahil pag siya'y sumagot ng yes, ibig sabihin, ito yung nais niya. So bali pag sinabi niyang wait, eh maghintay ka. Hindi yung nagre-request ka lang eh. Marunong ka pa sa Panginoon, nagre-reklamo ka pa. Hintayin mo kung kailan yun at kung nais ba ito ng Panginoon. At huwag kang marunong pa sa Diyos. Just wait. At kung ano naman ang sagot ng Panginoon, baka mali ang motibo mo, mali yung puso mo, kaya hindi kanya sinasagot, o baka naman hindi ito yung nais niya para sa iyo. Masalamatan mo ang Panginoon. Baka iniwas ka lang niya na masaktan
o maaaring ikasakit ng ulo mo dahil ang plano niya mas maganda kaysa doon sa hinihingi mo sa Panginoon. Kaya kung doon sagot ng Panginoon, just move on. No, at higit sa lahat, manampalataya ka sa ating tagapamagitan na Panginoong Hesukristo. Our Lord Jesus Christ, because He is our mediator. Para ang prayer natin makarating sa ating Ama sa langit. Dahil Siya ang tumatanggap ng panalangin natin para makaabot sa Kanya. Baka yung prayer mo, hanggang dito lang sa bubunga ninyo. No, tandaan mo ang prayer ay dapat makarating sa ating Ama sa langit. Kung isipin na hindi kinatatagpo ng Diyos ang iyong panalangin. Gets mo? I hope na gets mo yung ating pangatlo. Pang-apat, I'm too guilty to pray. Ayokong manalangin sa Diyos o tumawag sa Kanya kasi marami akong kasalanan. Ayokong tumawag sa Kanya kasi marami akong nagawang pagkakamali. Baka hindi niya ako pakinggan. Madalas ito yung excuses ng tao. Pero tandaan po natin na baka siya ay hindi pakinggan sa kanyang panalangin. Pray first by asking forgiveness. Manalangin ka, humingi ka ng tawad, dahil ang Diyos naman ay nagpapatawad. Katulad nga ng sinabi sa salita ng Diyos sa Psalms chapter 25, verse 6 to 7. Ganito yung sinasabi. Verse 6, remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Verse 7, remember not the sins of my youth or my transgressions according to your steadfast love. Remember me for the sake of your goodness, O Lord. O kaya minsan naman sinasabi, at saka na lang ako tatawag pagkaya ko nang lumapit sa Panginoon. Mas lalo mo nga kailangan tumawag sa Diyos ngayon. Dahil sa kabila ng iyong nagagawang kasalanan, kailangan mo na lumapit ka sa Panginoon. Ngayon yung tamang panahon na tumawag ka sa Panginoon. Hindi mo ba alam na dapat lalo kang tumawag sa Panginoon? Dahil ang Panginoong Hesus, binayaran niya ang kasalanan ng mga taong sasampalataya at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya, huwag mo sabihin, guilty ka. Oo, guilty tayo na nakagawa tayo ng kasalanan. Pero may Diyos na pwede kang manalangin, Diyos na nakikinig, Diyos na handa magpatawad sa iyo at sa akin. Kaya manalangin ka sa Panginoon. Panglima, I am not the right person to pray. Kayo na lang kasi lagi kayo nagsisimba. O kaya si pastor na lang kasi malakas yung kay Lord. Tandaan po natin, mali po yun. Dahil ang katotohanan, bawat tao, anuman ang iyong estado, anuman ang iyong kalagayan, maaari kang tumawag sa Diyos na hindi nakikita, pero Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakikinig sa lahat ng tao kung ang puso natin ay tama sa harapan ng Panginoon. At gaano ka mang kaordinaryo na tao, dapat kong tumawag sa Panginoon. Hindi ito palakasan system kung sino lang yung makapangyarihan, sino lang yung maraming kayamanan, kundi lahat. No, maaaring tumawag sa Panginoon. At nawa sa ating pagtawag, tumawag tayo sa Panginoong Hesus. Dahil Siya ang ating tagapamagitan upang ang panalangin natin ay makarating sa Diyos. Sabi nga sa salita ng Diyos, sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, ganito yung sinasabi, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Pang-anim, I am too busy to pray. Magbabayad na lang ako na maaaring mag-pray sa akin kasi sayang naman yung kikitain ko. Ang lakas pa naman ngayong araw na ito. Panalangin na nga lang. Ayaw mo pang gawin. Tinitipid mo pa na ikaw ay manalangin. Hindi mo dapat ito sabihin na ikaw ay busy at wala kang oras. Meron kang oras ngunit hindi ka nabibigay ng panahon. Remember, spend time with God. Sabi nga ng Jeremiah chapter 2, verse 32. Ang sabi doon, verse 32, can a virgin forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Tandaan mo kahit gaano kakabisi, give time and spend time for the Lord. Magbigay ka ng oras na Siya ay tawagan, pasalamatan sa iyong buhay. Dahil kung wala ang Diyos, lahat ng meron ka sa mundong ito
ililipas, subalit ang Panginoon, mananatili siya. At kung siya yung tatawagan mo, alam ng Diyos kung ano ang iyong mga nilalapit sa Kanya. Nawa, hindi maging ganito yung mga excuses natin sa Panginoon. At kung meron ka pang alam na iba pa mga excuses na pangkaraniwan, kung bakit maraming hindi nagpipray ngayong pandemic, mahalin mo nga ilagay dyan. At nagpapasalamat ako sa bawat isa at panalangin ko na meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Ariel Nicolas nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.